aking YouTube channel. So, for today's video po, ang gagawin ko ay maglilinis po ako ng mga electric fan. Grabe guys, summer na kasi, summer. So, kailangan natin pa piliin yung mga electric fan natin na malinis. Para yung buga po ng hangin ng electric fan ay medyo malamig, di ba? Lalo na ngayon, summer, di ba? Para lang, para para din presko sa pakiramdam. Kasi pagka yung electric pan natin eh madumi na, malikamot na, mainit din yung buga niya, di ba? Kaya so parang hindi natin na ano yung so parang mainit pa din. So kailangan laging malinis yung electric pan. Kaya for today's video guys, samahan nyo ako, nalinis ang aking mga yung mga electric pan namin dito sa bahay. Isa lang yung sa akin dito. So yung iba dun sa kanila. So, yung meron pang mga nakabukas sa baba, hindi ko pa na ano, nakuha lahat. So, ito lang muna dahil yung iba sa baba ay ginagamit nila sa sala at sa tindahan. May tindahan kasi dito guys. So, ito lang muna tatlo. So, ang ano kailangan natin gamitin? Syempre, kailangan natin ng tabo, langganan. Tapos, for me kasi ito guys ha, para sa akin pasahan. Ito kasi yung pinampupunas ko doon sa electric pan pag hinugasan ko siya. At syempre pag malikabok ito brush, diba maitim na siya guys. Kasi nga yung nakaraan din sa electric pan, hindi ko siya na vlog. So ngayon ko lang siya i-vlog kasi medyo madumi na ulit. So, at kailangan natin ng fabric conditioner. Fabcon, ito yung ginagamit ko guys para bumango yung LEC ng electric pan. So guys, ito yung mga electric pan na ililinisan ko. Pakita ko sa inyo guys. Yan. So ito, nakita nyo guys, malikabok na siya, di ba? Yeah. Ayan, ito sa baba to guys, yan, sobrang likabok na. Kaya kinuha ko na. Tapos ito yung sa baba din, ayan. Ayan dito sa kabilang kwarto. Ito yung sa akin guys, yan. Hindi pa siya masyadong malikabok kasi kalilinis ko lang. So guys, ito, samahan nyo ako guys, maglinis na electric pan. So ilapag naman natin ito dito guys. Ayan, esensya na, ayan. Medyo madilim pa, so parang ganda. Ayan, para maliwanag tignan. Ayan guys, samahan nyo ako maglinis ng electric pan. Ayan, isauda natin itong langgana. Mag-ipon tayo ng tubig. Ayan, kita ba ako guys? Ayan, isauda tayo ng tubig. Para sa paglilinis ng electric pan guys. Syempre guys, yung unahin ko yung electric pan na ginagamit ko. Ito. Electric pan na ginagamit ang nakmak ko. Ayan, isang mabing ko. Ito ha guys. Simple lang. Ayan, diba? Ayan guys, ito, syempre open muna natin yung popcorn, fabric conditioner, ilalagay natin dito sa tubig na iniipon ko guys. So, tayo ng gunting dito. Ibukusan natin siya lahat guys, kasi isang sachet lang naman siya. Eh, since tatlo itong electric pan, nililinisan ko, kayang-kaya nito. Meron pa sa baba, so mamaya na lang yun pag may natira pa. Kung wala na eh, magbubukas ng umli ako ng panibagong fabric conditioner. Yung guys, depende yan sa inyo guys ha. Kasi ako, ang ginagawa ko talaga fabric conditioner para mabango yung lalabas na kami. Para yung buga ng hangin, pag nilinisan sa guys, ang pango kasi para, diba, bukod sa malamig na yung hangin niya, at least mabango ka. Kahit kayo sa mga naka-aircon sa bahay guys, kailangan din yung aircon linisan guys. Kasi syempre, para ma-maintain yung lamig ng electric fan. Ay, nung aircon, sorry guys. So, ito na guys. So, una guys, ito yung basaan. Nakita nyo guys, sinausaw ko siya dito. Sinausaw ko dito sa tubig na may fabric conditioner. Unahin muna natin guys ito pala, yung mga ganito yung mga roscas. Yan, kasi hindi naman siya masyadong maalikabok kasi nakapabit lang siya dun sa LEC, pang-lock, kumbaga. Unahin ko muna yung sa akin guys para hindi magkapalit-palit kasi iba-iba may ara niya to guys. Ayan. Asan yung tabo? Ayun. Ayan guys, hindi ko na alam kung saan na ilagay yung tabo. Yan, kukuha lang tayo ng konti guys para dito sa ating pang-roscas. Tapos, yan, i-brush natin siya guys para yung alikabok na nasagap na mawala guys. Ayan, brush lang natin para luminis siya at bumango.
Dito lang. So lang natin dyan sa may down guys. Kung nakikita nyo guys, ayun na. So lang natin dyan guys. Para mabango siya. Pwede natin iwan muna dito habang hugas natin yung LC. Yung LC din guys, kailangan natin ba siya. Kasi yan yung nakasagap ng mga litapok, ng mga dumi-dumi. So kailangan natin ba siya yung ganun guys. Kada LC guys, babrushin mo siya. Diba malitapok na guys? Ayun. Kahit kalilinis lang, sa sobrang kasing ano, init ng panahon, kahit kalilinis lang na, 1 week pa lang kung nalinisan. No, after ko maglaba kasi, nilinisan ko siya guys. So, kailangan pa rin natin siyang linisan. Para mamintay yung lamig kasi alam mo naman guys, diba pag summer, lalo na pag taga-Pinas ka, yan, ramdam na ramdam nyo ako guys, diba? Pero pag nasa ibang bansa ka, syempre, kahit pa paano, hindi naman gano'n pa yun. Kasi maganda talaga yung weather sa ibang bansa. So, kahit summer, alam mo pa din. Mukhang nila. So, ayan guys. Ganyan guys, pabrushin mo lang siya yung mga sulok ng LC para maging malinis yung LC para pagka pinahanan natin siya kinabit na natin siya yung lamig niya eh mabango. Since dito guys sa loob hindi siya abot, meron dito kasing toothbrush din para sa ito. Meron ditong toothbrush guys, yan, para naman dito electric pan, kasi hindi siya abot ng brush eh. Kaya so ito, kailangan din natin linisin guys yung sulok, ayan, yung sulok ng, yung loob na electric LC, yan, para mawala din yung mga alikabok, ayan guys, yan, ganyan. Yung mga toothbrush guys, ha, take note, yung toothbrush na hindi na ginagamit, yung para talaga sa mga ganitong bagay, yan, huwag yung toothbrush mo, kasi ito ililinis ulit ito. Tapos gagamitin mo pa sa tip mo. Huwag ganun. Ayun. Chok lang yun guys. May masabi lang. So yan. Alisin natin yung alikabok nyo guys. Hanggang sa... Yan. Diba? Natatanggal yung mga alikabok nyo. Kasi guys, pag umiigot siya, diba? Pag umiigot siya lahat ng mga... dumi sa paligid, nasa sagap niya. So, parang kinakain niya yun. Naiipon. Kaya after 1 week, ayan na. Madumi na siya. So, kada sulok guys, ayan. Gawin niyo lang ngayon. Ligyan niyo lang siya ng... Para mabango din yung bigay niya. Kasi diba, ito yung magbibigay ng ano sa ating hangin. So, thank you guys ha. Thank you so much ha. Lagi kayo nandiyan. Yan. Alam ko masisipag din kayo guys. Patulad ko. Masipag daw. Ayan. Siyempre, kailangan natin linisin yung guys yung ating electric fan. Ayan. Para maging malamig yung ano. Di ba paulit-ulit ako guys? Ayan. Para sa atin din yan guys. Ayan. Ganyan mo siya o. Lalagyan mo siya ng ano sa loob. Ayan. Kiss-kissin mo siya. Ayan. Pag wala nang masyadong itinitin mo, malinis na yan. Ayan ba guys? Ayan. Para talagang mas in malinis. Yan. Ngayon, nalinis na siya guys. Itong basa na silawso ko sa may popcorn. Ito naman yung ano ko sa kanya. Kasi nalinis na siya. Ayan. Ako lang siya dyan guys. Ayan. Para totally malinis. Malinis at mabango. Ayan, diba? Nakita nyo, very clean na siya, guys. Mukha na siyang bago. Tsaka, ang bango niya na, diba? Kumapit na yung aming popcorn dito. Tapos, guys, dito muna natin siya sasayin. Patutuyuan natin na. And then, next naman natin, guys, yung kanyang pantakit. So, ganyan din, guys. Ibabrushin mo rin siya, kasi may magkabak din na. Bawat sulok yan. Bawat sulok lang guys. Huwag mo lang isasaw-saw guys yung brush mo dun para malinis pa rin yung may fabric condition. Dito lang siya. Ganyan mo lang.
Yan, natatanggal naman guys. Ayan. Iyanahan mo lang yung brush. Ayan, ganyan mo lang sa brush mo. Popcorn. Para pabrinash mo siya. Ayan. O, diba? Kabilaan siya. Bro. Kailang kabilaan para malinis ka rin. Bawat sulo. Para matanggal talaga yung ay kabok mo. O, diba guys? Ayan. Brushin niya lang siya yung mga gilid-gilid din. Kasi lahat yan nakakasagap yan ng alikabok. Kahit hindi mo nakikita yung alikabok, then sige i-brushin mo lang siya bawat side. Para kahit pa paano yung malinis siya guys. Diba? See? Oh. Ngayon nga, ito naman dyan. Ang same process ulit guys. Since hindi naman natin na kailangan toothbrush, wala siya sulok at brush. Ito naman yung pinaka-roscas natin. Kunin na natin dito. Ibabad natin siya doon. Pwede na siya doon. Kasi malinis na na siya. Ganyan ako maglinis sa electric pan guys. Yan. Disclaimer lang guys ha. Kanya-kanya naman tayong way ng paglinis ng electric pan. Ganito lang maglinis. Yan. Pero kita nyo naman guys. Mabango yan. Yung anak ko nga nung nakalan sabi niya nung malinis ko to. Wow! Bango ma! Bango! Para mabango na yung ihip niya. Lagyan lang lagi ng fabric conditioner. Yan guys, pag maglilinis kayo, lagyan niyo ng fabric conditioner para yung buga niya ay malinis na guys. Ah, see? Oh. Skin, very clean na. Tapos ang gagawin natin guys, ayan na. Dahil malinis na siya, wala na siyang alkabok. Patutuyuan natin dito sa sama na natin ang alisin. Ito naman isa, yung pantakip guys, yung pinaka-harapan. Ayan na, kapapin siya. So, brushin natin. Dahil paubos na yung nasa sabo, salinan nyo guys. Kahit yun yung ulo. Para hindi mag-mix yung may marumi at saka yung malinis. Paglaman natin yung brush. Ayan guys, brushin nyo pag maikab talaga siya. Oh. Kasi ito yung pinaka-front guys, yung pinaka-harapan ng electric fan. So, kailangan yung brush din. Bawat sulok. Bawat sulok. Dahil yan yung naka-absorb ng maraming alkabok. Brushin mo lang siya. Bawat sulok ng electric fan. So, tingnan nyo guys, so, sobrang itim. Laki. Siyempre, kailangan din sa harapan. Brushin mo rin siya. Tapos, dahil kita nyo guys, so, wala na siya rin. Wala na yung ano niya, alikabok. So, ito na, ipupunas na natin itong kasahan dito na. Dito na ito siya. Parang laging finale itong nasa pandan na may popcorn kasi ito yung pinakapagbabanglaw sa kanya. Pag na-brush na natin siya. Ganyan lang guys, yung pinakaharapan lang nila. Ayan. Tapos, pagkatapos ng sarapan, yung pinakalog. Yan, bawat sulok guys. Dapat bawat sulok. Iyan yung guys, pinasan. So, ganun lang yan guys. Same process din sa mga susunod guys. Same process lang din. Gawin natin. So, ibibilad na rin natin ito guys. So, ayun guys, same process. Next na tayo, next brush. Diba napakadali lang mag-bins na ulit. So, ang gawin natin is, ganun ulit, kuha ulit tayo ng ito. Ayun guys, same process pa ulit. So, babalik ako mamaya after ko maglinis ng electric fan guys. Wait lang guys. Guys, I'm back. Ayan guys, tuyo na kagad yung aking nilinis na electric fan. Tignyo guys, para na siyang bago, diba guys? Ang ganda na. Mas mabango na siya, diba guys? Ayan, pwede na siyang gamitin ulit. So, yan na rin. Ito yung takip. At saka yung pinakasalikod. So, ito guys, yung electric pan ko siya. Isa siya na guys. Maliit lang yung electric pan ko guys.
Yan. Tapos kung napansin nyo guys, nilinis ko rin siya ng konti, bahagya, ayan o. Toothbrush lang guys, gaganyan ninyo lang siya ng bahagya, ayan. Konti lang, para yung mga alikabok din na nasa paligid niya ay matanggal din. Ayan. Para totally malinis siya guys, pagka ginamit niyo ulit, ayan. Nakita nyo guys, malinis na siya. Nilinis ko na siya kanina pala, naka-off cam, so ayan. Nilinis ko siya ng konti, ayan. Tinanggal ko lang yung medyo, syempre kasi may mga sumasabit-sabit din ang alikabok dyan sa loob niya, kaya ayan. Tapos yung dito rin sa pinaka-katawan niya, ayan, medyo, ano nga rin siya, with popcorn pa rin guys, may popcorn pa rin to, ayan. Para kasi mabang ihit ng hangin niya mamaya, pag unuksan natin. Ayan. Huwag niyo siyang babasain guys ha, kasi alam niyo mga baka makuryente kayo guys. Ano lang, ganyan lang, toothbrush lang. Yung ito na lang yung pinaka-brush ng sa toothbrush. Ang inyong basain. Tapos ganyan lang. Ipunas nyo lang din sa pinakababa ng electric fan. Ito guys, dito sa gilid na. Ayan guys, dito sa mga gilid. Ayan. Ayan, pati sa likod. Okay na yan guys. Pwede na yan. So yan, clean na siya guys. Nakikita niyo. Parang yung buga ng hangin niya mamaya pagka binuksan na ay malinis na. So yan guys, pakita ko na sa inyo. Okay na yan. Hakot na lang yung face ko. Ayan guys, unang ikakabit diba natin? Yan. Sa mga hindi marunong magkabit ng electric fan, unang ikakabit ko yung pinakalikuran nito guys. Kailangan itong hawakan niya ito ay nasa taas guys. Yan, sa mga nandiyan ko. Ayan. Tapos, usually kasi meron ditong naka parang tornillo. Ano yung may mainis sa labas guys? Pasensya na. Wait lang. Ayan, wala na. So, ayan guys. Yung iba kasi parang may nakaangat na tornillo dyan. So, dun nyo siya ilulusot. Ito yung pinakadalawang butas. Ayan. So, since ito, sira na kasi guys. Naputol na siya. So, ganyan na lang siya. Ayan. Pero okay pa rin naman yan. Tapos ito, yan, pinakalak na. Ito muna uunahin yung guys. Yung lock na to. Yan, iangat yun na siyang konti. Yan, ilalak mo siya. Yan. Papunta guys sa ano ha? Para-right. Papunta. Ito, di ba left hand to? So, para-right yung pag-sara niya. Usually, ganun naman yung pag-close, para-right na siya. Yan. Medyo higpitan nyo lang siya ng konti. Yan. Para hindi matanggal yung pinaka ito. Tapos, yan, pag nakalak na siya, pag i-open nyo naman siya, pa-left, i-open nyo ito, rose guys. Nakalagay naman siya, yan, para loose, and then tighten. So, next is yung LC. So, dahil medyo lock na siya, yan, matigas na siya. Hindi ko lang siya masyadong, yan, kasi baka mahirapan din akong tanggalin. Pagka sinobrang lock ko, yan, medyo yung tamang lock lang. Tapos, isusunod natin ito, guys. Ayan, kung nakikita nyo, may pa-curve siya, yan. Susundin nyo lang yan yung pa-curve na yan, guys. Para ipasok mo itong bakal na pag-ganyan din, pa-curve. Ayan. Ayan, o, diba? Sakto-sakto. So, ayan, next natin is yung lock naman niya. So, ayan, nakita nyo, guys, parang bago na siya, diba? Very clean na siya, mukhang bago. Kaya lang, medyo tapis-tapis na. Nasira na kasi ito. So, ayan, ililock natin siya ulit, guys. Ilock nyo na yung inyong LC. Ito, minsan naman. Ganyan naman siya guys, para-right. Ito naman guys yung pag-lock pala siya, para-right. Ayan, tighten siya, para-right naman siya. Ay, pag-anon, pa-left naman pala. Baliktad naman siya nung kabila. Pa-left naman siya. So, pag ilulus mo siya, para-right. Pag-tighten or pag-rehigpitan nyo siya, pala, para-right. Papunta sa kanan. Sa left pala. Sorry. Papunta sa left. Ang gulo. Papunta sa left. Ayan guys. Ayan. Yan. Ito may sure na i-close natin siya ha. Kasi lalo na pag may mga bata pa yung kasama sa bahay. Ayan. Para hindi siya tumalsik. Sakali man na malus yung AC. Hindi siya tatalsik sa ating agad. Ayan. Yan guys. Ayan. This is it. Ayan na guys. Press ko na ulit yan pag binuka niya. Ay, pag binuksan natin mamaya.
Ayan guys, thank you so much guys for watching. Ayan, I hope namin natutunan kayo sa video na to guys. Ayan, kung tinatamad kayo guys mag-bilis ng electric fan mo, ayan, dali nyo lang dito sa akin. Ayan, 50 pesos lang. Sa inyo na yung kayo nabibili public conditioner. Ako na maglilinis. So, ayan guys, ayan, para may sideline ako na another. Ayan, para panagdag income ko yan. So yan guys, malinis na siya. Pag ginamit na yung mamaya, maganda rin buka. So ito yung dalawang nilinis ko kanina. Hindi pa ako total tapos guys. Ito, nandiyan siya. Yan. So yan guys, pinatutuyo ko pa yung dalawa. Meron pa ako lilinisan sa baba guys. Kaya bye bye! Thank you guys for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. At kung gusto niyo pong updated kayo sa aking mga walang kwentang videos, click the notification bell. Thank you so much and God bless everyone. Keep safe po.